players and teams. Aether main now on the blue side. You have LeBron on the Lunox. You have Chang'e controlling the Kagura. Crypt on the Lolita. EJ, Minotaur, and Kenji sa kanyang Leo Ward. For the side naman ng Cignal Ultra, we will have Pheww playing as Lancelot, Tets on Kaya, Desanya on Alice, D on Grok, and Yaku playing as Hellcurt. Pero dito sa top lane, mga nagkakabigay na ganun. Masyado nilang sinasakdan dito si Tets. So it's gonna be the first kill coming from Desanya, pero si Kenji, baka mag-touchdown pa rin naman dito sa tower. Okay. Okay. Now, on... again, very early invade dito. Actually, apat sila Aether main. With an interesting play dito na nakita na lang Cignal Ultra, nakanda na nila. Nakakuhaan lang sila dito ng buff, pero tamang stun. Grabe naman yung ikot doon. Tatlo agad ang duguan. First blood si Lunong, sunod dito ni Kagura. And might be mapabagsak din nila dito si EJ. Konting habol pa. EJ, the block is gonna be there, of course. Ipit sila. Tatlo agad ang nakuha ng Cignal Ultra doon. Wow, that is a very early takedown sa Cignal Ultra. Again, actually, yung heads up play nila is sila yung una nag-invade. And this is, ang concept nito is beat your opponents to the punch. Kapag nauna kayong makasuntok dito, mas kayo makakalamang. And Cignal Ultra, dahil nauna sila makapag-invade doon sa blue buff, it prompted Aether main to a very bad spot doon naman sa kabilang blue buff. And they were able to get it, but Cignal Ultra punishes them. Dahil nga naman, mas nakagalaw na yung Cignal Ultra. Kumbaga, nauna lang talaga yung Cignal Ultra. Aether main had the right idea, but Cignal Ultra punished them. And this is the concept of forced errors. I think na yung idea dun is, pwersahin mo yung kalaban mo na mag-create ng mga errors na yun, and then punish them for it. And Cignal Ultra with a masterful play laban dito sa Aether main. And I believe hindi din sila yung side ng Cignal Ultra, hindi din naman sila kompleto on that time eh. Tamang habulan lang yan eh. Pero anyway, the turtle is already up. Might be ang kanilang next objective dito after kill for the side of Aether main or side ng Cignal Ultra dito. Teka, may sinabunutan si Chang'e. Darkness will be created as well. Pero nakareceive na naman ng iba-ibang damage. And massive damage rather. Kay Kagura and even Lolita will be taken down. And that would be a gateway for the side of Cignal Ultra dito to take this turtle. And hindi na nga papalag yung AE main dyan. Kapag pumasok pa sila dyan, pwede pa sila mamatay ulit. Sama-sama technique para sa Cignal Ultra dito. Kung hindi apat, apat na members ang kanilang ginagamit dito. Kasama lahat ng tropa dito. Lahat ng tropa. 5 kills already para sa Cignal Ultra. Sama pa yung turtle. Ang laki na ng kanilang kalamangan ngayon in just 3 minutes. And Aether main, they look like they are being disoriented dito. They try to go to Yaku this time. Grabe naman dito si Yaku. Kaso si Kenji, mas mapapatay niya pa dito si Yaku. Inabol niya pa dito si Kenji. Pero na-realize niya, konti, mas konti yung buhay niya doon. And may first kill dito, ito si Leo Mord, which can give him lifesteal. Oh, man. For this, for Aether main, they get 1 kill. Ang lamang naman nila din dito is a little bit of experience. Pero mamaya na yan, dahil na-try nila i-go dito si Tets. Tets, naka-isolate mo sa kanyang Numinon image. Numinon Blast is gonna hit. What a play mula kay Crypt. Actually, that, sa kabila siya nag-flicker. Sa kaliwa siya nag-flicker. Usually, nakikita mo Numinon Blast papaharap eh. Oo. Papaharap. But siya, pakaliwa siya nag-flicker. And they secured that kill na nga. Ang datkaya. Pero nasa-zone din nila dito si Pheww. Masyado silang tumawid dito. May tore. Pero yan na nga yung kabayo na dumaanin. Makukuha pa rin nila yung kill kay Lancelot. And a killing spree ang mabibigay dito sa Leo Mord ng AE main for Kenji. Pero at the same time, mawalan din naman sila ng turret at the bottom. Kapalit tore, but can see yung first pick na Leo Mord ng Aether main. This is why they are first picking it. Sobrang gandami na kuha sa kanilang teams. And look at this Leo Mord. It's level 6 as of this moment. Na dami na rin nakuha ang farm dito. Even facilitating for 2 kills for his team. And they are slowly getting back to this game ni Siasu. Pero tingnan natin. Kailangan pa nila din maghabol. Cignal Ultra, napakaganda ng kanilang early movements. Let's see kung paano sila magda-transition into the latter stages of the game. Turtle resurrecting soon. Turtle is resurrecting soon. Pero kung mapapansin natin yung Cignal Ultra, they really are moving as one. Mm-hmm. Sama-sama lang sila eh, making sure na malapit lang yung isa doon sa isa't isa. And they are pressuring the towers nga lang din dito. And napipilitan din yung AE main na naman na mag-react doon sa ginagawa dito ng Cignal Ultra. Pero yung next target nila is gonna be this
turtle at the bottom lane, the darkness will be created dito ni Hellcurt. Kaso hindi rin masyado makapasok, makukuha pa rin ng Cignal Ultra yung turtle dito, even though Minotaur was there to contest them. Wala na magagawa dun yung side ng Aether main. Tets, ito na, hinatak nila si Crit. And they have the damage. Pagka nabuhay, ewan ko na lang, pero mega okay. Kill dito sa top lane. Grabe. Para kay Leomore, nahuli niya dito si Hellcurt. Si wow. Yaku. Kenji. Sabay TP out. Grabe yung nabibigay dito ni Kenji para sa kanya team. Unfortunately, yung Cignal Ultra mas nagmo-move as a team, as a pero unit. Si D, medyo may iwan dito. Kaso makunat ko na dito si Dian. Hindi nahabulin dito ng AE main itong grok ng Cignal Ultra. To the middle, mukhang gusto nilang i-go dito si Leomord, but incap sa Lolita. Si Lolita na lang yung nahatak nila, I believe. Hindi pa. Nila yung nahatak dito, actually. We did not see. Might have been the case. Pero sa baba, a little bit of push. The charge, pero the blame. Pero habulin pa rin nila. Nandun, nagdabog si EJ doon. Pero not as much na madi-disable nila dito itong si Grub. No. So, a little bit of harass. Wala sa kanilang side, while into the middle, mukhang makakatulak dito yung Cignal Ultra na si Depensa. Ito na nga yung panlilikod ng Aether main. Turret is down. They will not be able to catch up. Hindi na. Feeling ko naramdaman nila eh. Naramdaman nila pero to try nilang i-go dito. Sila yung more than dito na lahat. Eh, here comes the first skill oh, and yung hatak walang kawala dito. Sila yung more shot down for you. And even when mabuhay siya through the Divine Judgment, may silence pa rin naman nakakapag doon. So wala talaga takas yung ating Leomore dun sa moment na yun. Signal pero, Ultra, they're looking there for kills pa rin. Uy, nakuha pa yata ng buff. I think they got the buff. Nakuhanan pa ng buff dito sa side ng Aether main. Nakuha pa ng Signal Ultra yan. Grabe ito si D. Already with the immortality. Yun yung kanilang first item of choice dito. Actually contesting the turret dito sa baba. While that happened, top lane has been destroyed. Tapos si Pheww jumps in forward, wants to go for Chango! They have the damage! Grabe! Sabay mamba out na rin ngayon si EJ. Hindi niya na-protectahan yung kanyang tropa at mukhang hindi niya rin mapaprotectahan yung sarili niya. Laban sa dalawa dito, Lancer almost take him down. Does have the flicker and gets away. Pero at the same time, nabasag nila dito yung middle turret. Pero makakabulin pa nila dito si EJ with a Thorn Rose coming from Lancelot. Darkness will be used. Hindi pa nga talaga tapos. Si Lebron naman ang target nila. Here comes the order. Pero tamang blink out lang coming from Lunox dito. Almost dead. Pero nandito na si Kenji. Napabasag nila yung tower. Flicker, hindi na rin naabutang. Kaso naiiwan nila dito si Kenji. But Kenji is still alive. Though, pinasukot sila ni Alice lang. Matatag sa gitna. Hindi niya napatay dito si Kenji. Pero lalaban pa sa Cignal Ultra, lalaban pa rin. Hindi na. Tamang pag-damage lang doon ni Kagura just to taunt itong enemy para mapalayo sila dito doon sa Leomord ng AE main. So many close calls doon sa laban na yon. Ang daming bumaba yung HP but wala masyadong matay. Kaya nga lang yung effect dito is Cignal Ultra getting the most out of those engagements dahil nakuha sila ng mga tore. In fact, they're leading by as much as 9,000. Mm-hmm. Maganda na rin yung kanilang map control dito, especially with only one turret down. Anim naman yung kanilang napatumba. So no more outer turrets for Aether main. Inhibitors na lang yung natitira dito for the side of Aether main. And the Lord is up, ha, by the way. Let's say may mamatay dito yung Cignal Ultra, isa or dalawa sa side ng AE main. They can definitely take that Lord. For sure, if they control it, let's see kung yun yung kanilang next target. Kasi mukhang nagpa-plano muna sila dito sa may bandang taas. And it's just D shoving the minion wave while the rest of the Cignal Ultra nandun sa ibang parts ng map dito. Tets might look for Divine Judgment. No, the only thing to see is darkness, silence. No joking, no kidding from Cignal Ultra. They want to kill the Lolita. That's the main playmaker. Hinarangan na lang dito ni D gamit yung kanyang wall para wala makapag-catch up dito sa Aether main. And Cignal Ultra is happy with one takedown actually. Ang nabibili nila dito dun sa isang pagpatay dun sa Lolita is the Lord. Lord has been slain. Cignal Ultra getting the most out of this situation na meron sila. Just like we talked about earlier, isang pitas lang, Lord ang kapalit. And now the Lord is gonna be marking at the middle lane ng AE main dito na hindi na masyado makalabas ng base nila. They could only defend dun sa mga tower nila knowing na may Lord. And Lancelot is pressuring the bottom lane din dito. So tatlo actually pinipressure dito na Cignal Ultra with his Hellcurt being on the top lane, Lance on the bottom lane, and Lord with the rest of the Cignal Ultra at the middle lane.
sinong ipo-focus mo dyan? Sinong ililigtas? Anong tower ang ililigtas mo? Pero either way, mababawasan sila ng inhibitors turret dito, but the darkness will be used. And mapapatay nila dito sila yung Lord kasama pa si Minotaur. Gets 2, gets 3. At hindi pa natatapos, pero Numenon Blast para sa tatlo. Kaso wala nang follow-up yan. Sino magpa-follow-up? Patay na ang lahat. Even grip ng Delicado at nahatak pa. And this is gonna be the end for AE main. Well, as 4 naman sila dito ng isa, but Cignal Ultra hindi pumayag na makabawi ng tuluyan dito yung AE main. Might be nagtagal tayo ng second game, but this game, hindi na binigyan ng window of opportunity ng Cignal Ultra yung